Nabisto ng mga otoridad sa Davao City ang panlilinlang ng ilang tindero ng isda. Kinumpiska ang kilo-kilong isdang ibinababad pala sa dugo ng baboy para magmukhang sariwa. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Sinuyod na matauhan ng Davao City Veterinarian's Office ang ilang palengke sa lungsod. Kasunod ng subong na may mga nagbebenta ng mga isdang ibinababad sa dugo ng baboy para magmukhang sariwa. Sa palengke sa Turil District at sa Puan, Talipapa, naaktuhan ng mga otoridad ang mga isdang nakababad nga sa dugo ng baboy. Umabot sa 70 kilo ng isda ang nakumpiska. Hindi siya risk sa health. Ang practice is deceptive, no? Kay imong gipagwapa ang isda. And then unfair sa tong Muslim brothers ug katong mga kauban nato ay mga kuan nga dili nagakaon og pork. Hindi nabigay ng pahayag ang mga tindero. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Sa hiwalay ng operasyon sa lungsod, mahigit 4 toneladang karne naman ng manok ang kinumpiska rin ng Veterinarian's Office. Wala raw na ipakitang meats inspection certificate ang driver ng delivery van na nagdala ng mga karne. Kaya naman hindi raw tiyak kung pasado ito sa mga pamantayan sa kalusugan at kalinisan. So kanang meat inspection certificate, mao ka na ang papilis diin nagpakita o nagpamatuod niya kana siya ni Agi o inspeksyon sa Osaka Meat Inspector dito sa ilahang planta. Hindi nagbigay ng pahayag ang driver ng delivery van. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.